Buwan. Sino ba'y bayan ang buong sambayanan na pagtutunggali ng mga pinakamagagaling na boses sa namayagpag na talent competition na The Clash? Mula sa libu-libong nag-audition, 62 ang pinalad na ipakilala sa publiko hanggang sa 5 na lang ang natira sa Grand Finals na naging top 2. At sa huli, isang maningning na pangalan ang nagwagi. Ngayong gabi, tunghayan natin ang makulay na totoong kwento ng isang bata na sa murang edad ay dumaan muna sa napakaraming pagsubok bago niya nakamit ang pinakamimiting pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Ang kanyang paglalakbay patungo sa tuktok ng tagumpay. Pakatutukan, eksklusibo dito lamang sa aming episode na pinamagatang Top of the Clash, The Golden Caniedo Story. Gutom na ako. Ayan, napabili tuloy ako ng pagkain. Hiwalay na kami ni Joseph. Pinaghiwalay kami ni Mama Nico. Ate, sa ayaw talaga ni Mama dyan sa Joseph na yan. Tsaka ate, masama daw ugali ng pamilya niyan. Kaya kung ako sa'yo, sundan mo na lang yan si Mama. Paano naman yung kaligayahan ko? Mahal ko si Joseph at alam ko mahal na mahal ako ni Joseph. Kaya kung pwede ko muna tayo muwi. Sige ate. Iha, ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? Pasensya na ho kayo, hindi ako kabuntis. Buntis ka! Ayan ho ang lakas-lakas ng pintig dyan sa lalamunan mo. Buntis ka! Uy, ingatan mo yan ha. Ingatan mo magiging baby mo. Ayan ho, ang liwaliwanag mo. Parang ginto. Tingin ko maswerte yung dinadala mo. Ingatan mo yan. Lumawa
lumabas ng Maynila noon si Maricel para mag-apply ng trabaho sa Japan nang siya ay sumailalim sa medical test. Doon lamang niya nakumpirma na totoo ngang buntis siya. Dahil sa takot ni Maricel sa kanyang nanay Magda, itinago niya ang kanyang pagdadalang tao. Hanggang sa... Pastilan kang bata, aga! Noo! Kaya pala inabot ng isang taon, ipag-ayos mo ng papeles mo pa Japan dahil dyan! Ay, sus, Ginoo! Ano? May pasensya na kayo. Hindi ko kasi talaga alam nun eh. Tapos nalaman ko, natakot na ako sabihin sa iyo. Ay, talaga! Dapat kang matakot! Buntis ka lang pala nung umalis ka! Dapat ka talang matakot! Tuko, kung alam ko lang nang maaga, ha? Mata mo lang walang latay! Ay, ang anibay ka na niyo, ay! Gusto ba atong buhatong karon, ha? Nangalala! Kinsa may amahan natin bata? Sino ang tatay niyan? Si Joseph po. Wala namang humpi. Si Joseph! Yung walang kwentang lalaking yun! Ay, sus, Ginoo! Ay, utok! Akin na yun! Akin na yun! Ang sumpata ko, taong saan, oy! Taong saan! Sus ka! Luoy kayo, luoy! Ikaw, ha? Huwag na huwag kong mababalita na pananagutin mo si Joseph dito sa batang to, ha? Ako ang mag-aalaga sa apo ko! Oh, suoy. Ano ipinangalan mo sa bata? Roma May po. Sa? Roma May. Roma May! Nay, alam niyo ho, may nakakita ang matanda kay ate. Tapos sinabi niya na yung batang yan daw ang magdadala ng swerte sa buhay ni ate. Kasi, yung panahon na pinagbubuntisan ni ate, grabe, sobrang kumikinang daw siya parang gold. Gold? Oye, bakit hindi gold itawag natin? Golden. Golden. Hello, golden. Sus, golden. 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 Ay, sus, taong kang golden, oy. Taong son. Hello, golden. Golden, golden, golden. Maricel! Maricel, mag-usap tayo. Maricel. Maricel. Maricel, kajut! Mag-usap tayo. May anak ka ba? Kalat na kalat sa buong barangay. Ba't di mo sinabi sa akin? Alam ko ako nga man ang anak mo. Ano? Itatanggi mo? Pinento na sa akin lahat ni Nicole. Oo, ikaw ang ama. Pero wala kang karapatan sa bata. Sandali, sandali! Anong wala akong karapatan? Ama ako ng anak mo. Pananagutan ko yan. Buong ka ba? Ayaw sa'yo ni Mama Joseph. Ayaw din sa akin ng buong pamilya mo. Bakit mo iisipin ko anong sasabihin nila? Tayo magulo ng batang yan. Mahal kita. Magsama tayo. Maricel, hahayaan mo bang lumaki ang anak natin ng walang ama? Joseph, maluoy ka. Huwag mo nang ipilit dahil magkakagulo lang pag nagsama tayo. Hayaan mo na lang. Congratulations. Siyempre, sa'yo, Golden. Sa mami mo rin, siyempre, congratulations din sa iyo, ha. How does it feel now? Hanggang ngayon po na tapos na po yung grand finals, parang hindi pa nasikik sa utak, parang hindi pa niya natanggap. tanggap na, kaya lang. Pero parang hindi mo pa mapaniwalaan. Parang panaginip. Panaginip pa lang hanggang ngayon, panaginip pa rin. Sa iyo din, Maricel. Oo, minsan nga sabihin ko, ano? Gisingin niyo nga ako, baka naginip lang. Pero kanino mo ba inaalay
ang iyong ano, ang iyong pagkakapanalo? Sa family ko pa, lalo-lalo na po yung sa mama ko. Tsaka po sa mga taong nagsusuporta po sa akin. Wow. Ano ba, Golden, ang mga early childhood memories mo? Kasama ang mama mo? Gumagala po kami ni mama sa na family ko po na pumupunta po kami ng mga live bands. Tapos kakanta po kami. Ilang taong ka niyan? 10 years old po. 10 years old, marunong ka na kumanta. O earlier pa, kumakanta na siya, Maricel? Yung baby pa lang siya kumakanta, pero hindi, yung bulol. Siguro baby pa siya, sabi mo eh. One year? Talaga ba? Ano, lumalaki ka na? Sinusustentuhan naman kayo noon ni Joseph? Hindi naman niya kami pinabayaan. Golden, ano na naman kalat yung ginagawa mo, ha? Golden, sabi ko, ligpitin mo yung kalat mo. Aba? Nakikinig ka ba sa akin? Sabi ko, ligpitin mo yung kalat mo. Ang aga-aga, nagkakalat ka kaagad. Ligpitin mo yan! Nakikinig ka ba sa akin? Aray! Aba, sumisigaw ko. Aray! Ligpitin mo yung kalat mo! Ay, kulit mo, ha? Ayun siya ba yan? Tinam, sisirain ko yan. Uy, Nicole, ano ba? Bakit mo inaaway anak ko? Yan naman kasi anak mo, grabe naman. Turuan mo nga yan kung ayaw mo napapagalitan. Napakabastos yung bata na yan. Hoy, anak ikaw ko. Maldita ka. Aray! 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 Wala kang sama! Aray! Anak ko! Inaaway mo! Bakit hindi ako mato? Bakit ba sa'yo yan? Aray! Tama na to! Go! Ano ba? Maricel! Nicole! Ay, tama na! Maricel! Hoy! Tama na yan! Ano ba? Ano ba? Di na kayo inaya sa bata! Iyak kasing anak niyo, laki-laki na kalat pa ng kalat. Pwede ba ako ni mo na yung mag-ina mo? Ikaw, Nicola, huwag mong sasaktan yung anak ko. Tama na yan. Talagang aalis na kami dito. May masaktan pa yung anak ko. Maricel, maging pake na aalis na tayo dito. Anak, halika. Tuloy natin gamit mo. Ano ginagawa dito naman yan? Ha? Pa, ma, dito natitira yung pamilya ko. Buwang ka! Hindi mo ng pamilya yung mga yan eh! Hindi sila pwede tumira rito! Palayasin mo sila! Palayasin mo sila! Ito na, Berto! Tama! Palayasin mo yung mga yan! Pasensya na kayo sa tatay niyo, ha? Lorraine. Si Lorraine, kapatid ni Diyos. Golden. Sa kabila ng naging gulo, napapayag naman ni Joseph ang ama para doon na tumira ang pamilya niya. Dahil hindi sila makaahon sa hirap ng buhay, nagdesisyon si Joseph na mangibang bansa para masuportahan ang kanyang pamilya. Ang hindi niya alam, naging kalbaryo ng kanyang mag-ina ang pakikisama sa poder ng kanyang mga magulang. So, ba't nila dahan-dahan niyo pa kasi? Wow, ma! May pag-karaoke na po tayo! Oh, ayan ha! May pang-practice ka na! Wow. Ayan yan yata yung mic. Ayan! Oh, tumutunog pa po! Subukan mo nga! Ano ha? Ang sasayang nyo dahil sa pinadala na naman kayo ni Joseph. Ewan ko nga ba, bakit binubuhay kayo hindi naman kayo kapamilya? Berto, ano ka ba? Ayan ka na naman eh. Eh, totoo naman eh. Hindi naman siya anak ni Joseph. No, anak po ako ni Papa. Sumasagot ka pa? May pinagmamalag ka lang, ha? Manaho, huwag niyo naman huduruin yung anak ko. Eh, totoo naman sinabi ko eh. Malay namin kung nasa Maynila kami, nakabuntis sa yung iba. Hindi ho totoo yan. Sinungaling! Alam mong totoo ang sinabi ko.
Nakadanas kayo ng hindi maganda sa pamilya ni Papa Joseph mo? Mm-mm. Diyan nga, bakit ayaw nila sa'yo? Yun nga, parang ano, hindi nila tanggap kami. Bakit daw? Yun nga, nung pumunta na kami sa kanila, meron na akong dalang bata. Yun na siguro yun. Hindi makapaniwala na ano. Yun. Ano-ano bang mga pangaalipusta ang inyong naranasan? Yung pinapaalis kami sa bahay. Ay, pinalalayas, pinalalayas kami. Wala na ba pagkain? Ay, pasensya na ho kayo. Eh, kumain na ho kasi kami ni Golden at saka ni Lorraine. Gusto niyo ho, ipaghahain ko na lang ho kayo. Pagpiprito ko ho kayo ng isda. Lintik na. Nakikitira lang kayo rito. Pero puro kayo nakikinabang! Alam naman ho namin nakikitira kami dito eh. Pero dahil yun gusto ni Joseph, wag ho kayo mag-alala. Lilipat din naman kami. Ano? Ano pinagmamalaki mo? Ang sinasahan ng anak ko? Ha? Yan ba? Ha? Ano, wag po. Bakit po ba palagi na lang kayong galit sa amin ni Mama? Ano po bang kasalanan namin sa inyo? Ito mo. Natututo na itong sumagot. Dahil sa'yo! Ikaw. Matuto kang gumalang, ha? Ha? Ano na po? Kung hindi mo kaya, lumayas ka. Lumayas ka! Layas! 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 Berto! Ano ba yan? Palayasin mo sila! Pamamahin ko pa rin ito! Na! Layas! Sige mo sila, layas kayo! Layas! Huwag kayo makapalik-palik dito! Dito tayo! Dito, talaga maabutan pa tayo niya! Nagtatay mo! Huwag kaalis, ha! Joseph! Sige, naisin na tayo! Hindi ka pagkari, ha? Anong ginagawa niyo dyan? Nandito pa kayo! Layas! Namin na nalayas kayo! Hoy! Anong karapat ako sakta ng ang kalagot na po ko, ha? At sino ka para makialam? Aba! Pamamahay ko to! Kaya alam, palayasin ko yung mga yan! Makinutin yan dito! Walang pakilabang yan dito! Sinayas ka! Sinayas! Layas! Ikaw ah! Alam ko lang na ganyan mo! Alam mo! Sumalang kwento ko! Mahihim sa kanya! Ting pa niya walang kasyon! Buhang ka! Buhang ka! Buhang ka! Buhang! Kapal na mukha nito! Ano ang ulang? Hay! Tuwing yan! Buwang ka! Buwang! Lea! Buwang! Kala mo! Kapal na mukha mo! Nay, tama na po. Ma! Hindi ka ito palalagpasin! Abaw! Sige, Joseph. Abay. Oh! Ano sabi ng magaling mo asawa? Papadala daw siya ng pera para makalipat kami sa isang apartment. Mayo! Oh, dito muna kayo tumulay habang naghahanap ng bagong bahay kayo, ha? Oh, then, pasensya ka na. Hindi mo dapat nararanasan to. Bakit kaya hindi tayo pumunta ng presinto? Reklamo natin ang Mamberto na yun. Napakasama naman ang ugali niya. Tita Nicole, huwag po. Kawawa naman po si Lolo.
Kawawa po si Lola, Lola Gloria. Tsaka po si Ate Lorraine. Ha? Hindi naman po totoo, di ba? Na hindi po ako anak ni Papa. Anak ka ng Papa mo. At mahal na mahal ka ng Papa mo. Makalipas ang ilang buwan, nakahanap na sina Maricel at Golden ng mauupahang lugar habang patuloy sa pagtatrabaho sa ibang bansa si Joseph. Nak, di ba merong singing contest dun sa school nyo? Opo. Sali ka na. Nahiya po ako, mama eh. Eh, bakit ka naman nahihiya? Eh, sayang naman yung talent mo, no? Tsaka, kapag nanalo ka sa mga ganong contest, magkakapera ta. Tapos, pwede kang bumili ng yung damit na gusto mo. Oh, di ba? Okay na yan. Ma, sali na po ako. Ha? Kasi po, bibilhan kita ng bagong sandals. Tingnan po mo, kawawa na po yun. Bakit kinakausap ka na ba, anak? Tapos po, pag malaki na po yung premyo, bibilhan po kita ng malaking bahay. Tapos madaming kwarto, tapos may magandang garden, tapos malaking swimming pool. O, buhay Donya ka na po! Ah, ganun ba talaga, Golden? Ikaw naman, ang pinag-uusapan lang natin ay yung singing competition dun sa school mo. Ang laki-laki naman ang pangarap mo na. Kailangan po talaga, ma. Always dream big. Basta para sa'yo, ma, gagawin ko lahat-lahat. I love you, ma. Pati ka, nak. Golden, kakanta ka ba dyan o tatayo ka lang? Tatayo ka lang! Kanta ka na! Ano ba yan? Kumanta ka na! Ano lang? Ano, tatayo ka lang? Bumaba ka lang eh. Yan ba pambato ng grade 6? Kumanta ka lang! Kumanta ka na! Kumanta ka na dyan! Ako na lang sa'yo, huwag ka na maging singer. Wala pala ito eh. Kanta ka na. Ano? Saan ka pupunta? Simula noon, nawalan na ng kumpiyansa sa sarili si Golden. Hindi na muna ulit ito sumali sa mga singing contest. Hanggang sa makatanggap sila ng masamang balita mula kay Joseph habang nasa Saudi Arabia ito. Malala na ang cancer ni Mama. Maricel, sa pagkakataong ito, kailangan kong piliin ang pamilya ko. Pamilya mo? Eh bakit kami? Hindi mo ba kami pamilya? Joseph, bakit mo ba kailangan mamili? Ha? Nang dahil sa sumalang yamong ama? Alang-alang to kay Mama. Kailangan kong sundin si Papa. Wow, kasabot na imo. Pero isa lang nasisigurado ko, Joseph. Talawang ka, Gyan!
kahit napilitan munang makipaghiwalay si Joseph kay Maricel, sinigurado nitong suportado pa rin niya ang anak. Regular ang pagpapadala niya ng pera bilang pantustos sa pag-aaral ni Golden. Samantala, tuluyan nang binawian ng buhay ang ina ni Joseph dahil sa sakit nitong cancer. Galing ko lang sa libing ni Mama. Doon, magkasagutan kami ni Papa. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayo kayang iiwan. Hindi ko kayo kayang talikuran. Nagsisisi ako ang ginawa ko, anak. Sana mapatawad mo ako. Sana tanggapin mo ulit yung papa mo. Mama, patawarin niyo na po si Papa, please. Maricel, patawarin mo ako. Muling tinanggap ni na Golden at Maricel si Joseph. Hindi na rin muling nagbalik sa Saudi si Joseph at bumalik na lamang sa pamamasada ng tricycle sa kanilang lugar. Nadagdagan pa ang kanilang pamilya nang dumating ang pangalawa nilang anak, si Pretty. Gayunpaman, dahil naubos lahat ng ipon ni Joseph dahil sa pagpapagamot hanggang sa pagpapalibing sa ina, naging isang kahig, isang tuka uli ang buhay ng kanilang pamilya. Hindi pa na siya kakasya eh. Ang dami nang naniningil sa atin doon sa mga pinagkautangan natin. Tapos si Golden, kailangan pang bumili ng libro. Ay ma, okay na po ako. Mauos na ako libro sa akong classmates. Eh, anak, namamagana ngayon kami. Mukha kakopya ng libro ng iba eh. Okay na po ma, kaya-kaya ko po yan. Salamat anak ha, pasensya ka na talaga. Sana lang talaga matapos na itong kalbaryo natin eh. Baby Pretty, nagdako ni mo, tudlo auntie kagkanta. Kanya, bisag unsay mong gusto, palito na ako, inig na ako, itrabaho. And then, adto ta bisag asa imong gusto, ha? And be good girl. Love you! Mga kabarangay, magpariso na po kayo sa Barangay Amateur Singing Contest. Ang premyo po ay 500 pesos. Nak, sumali ka oh. Papa, nahiya po ako eh. Nak, huwag kang mahiya. Isipin mo walang nanonood sa'yo. At pag nasa yung tablado ka, sa akin ka na tumingin. Baka po kasi, mapahiya naman po ako katulad ng dati. Nak. Hindi porket nabigo ka ng isang beses, eh parati ka nalang bigo. Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Sigurado naman ako na kayang-kaya mong talunin lahat ng makakalaban mo. Nadaanan lang ninyo yung, uh-huh, ano, yung piyesta. Uh-huh. No, yung piyesta, no? Tapos nagbakasakali kayo ng papa mo. Uh-huh. Eh, may alam ka na palang mga kanta noon. Maliit ka pa. Sa school po, kumakanta-kanta po ako. Ah, kaya, I see. Tapos po, parang nung bumili, may binili po kami ni Papa sa lungsod po, na nakita niya po, sabi niya na, sali ka dun, oh. Tapos sabi ko, ayoko, nahiya po ako dahil ang daming tao. Tapos sabi niya, oo, ang ganda ng trophy. Sabi niya po, kaya parang ginanahan din. Ginanahan ka sa trophy? Opo. Parang, hindi sa premyo? Opo, parang gusto ko po na may makita ako na trophy opo, sa bahay na, ninyo. Opo. Thank you.
saglit, sa bawat hakbang, sa bawat sakit na naramdaman. May perasong liwanag, pinanghawakan. Kistap ng pag-asa, sinusubaybayan. Pulong ng mahibig, sinasayawan. Kistap ng pag-asa, sinasayawan. Lahat ay binigay, pag-ibig ang taglay, liwanag ang taglay, akin ng tagumpay, kayo ng tagumpay. At ang ating champion para sa Barangay Amateur Singing Contest ay walang iba kundi si Golden! 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 Kanyente! Magmula noon, madalas nang sumali si Golden sa iba pang mga singing contest sa iba't ibang bahagi ng Cebu. At dahil sa mga premyong napapanalunan niya, nakakatulong na rin siya sa kanyang pamilya. Pero ang hindi niya alam, may ilang mga contestant na madalas niyang talunin ang nagkaroon na pala ng inggit at galit sa kanya. Alam mo, kuya, dapat hindi nakasali yan. Yan, si Golden. Eh, palagi na lang nananalo yan. Bumawi na lang kayo sa susunod. Bawi? Lahat na lang? Oy, makukulam ka, no? Palagi ka nalang panalo dito, siguro kinukulam mo yung mga judges. Sorry, ginagawa ko lang naman to eh, para sa pamilya ko. Pamilya? Anong pamilya? Eh, di ba nga, ampon ka? Sinong pamilya tinutukoy mo? Hindi ako ampon. Uy, bastos ka! Kinakausap ka pa! Tuloy mo! Sa kabila ng nangyari, patuloy pa rin sumali si Golden sa mga singing contest para makatulong sa pamilya. Pero nagpatuloy ang problema nilang pinansyal, lalo na't malaki ang ginagastos nila para sa mga pangangailangan ni Baby Pretty. Ate Josie, pasensya ka na ha. Sa isang linggo pa kita mababayaran eh. Binili ko kasi ng diaper tsaka ng gatas ni Pretty, yung mga kinita ni Joseph. Isang linggo na naman? Diyos ko, Maricel! Tulog kasi mana ka ng ulig ibayad sa ako, ah! Naunsa ka di ha, oy! Oh, sige. Usa kasi mana na lang, ha? Pag hindi ka pinakabayad, sa barangay na tayo magkita-kita. Kasabot ka? Oo, ah. Ano ba naman to? Wala na bang katapusan tong problema natin? Eh, kamusta pala yung pagtatanong mo ng trabaho sa abroad? Dili ko ganaan ko larga. Ha? Eh, paano tayo, Joseph? Eh, hindi tayo kaya ng pagtatricycle mo lang. Paano yung mga gastusin natin? Kung ayaw mong umalis, ako na lang ang aalis. Hindi. Maricel, hindi ako papayag na umalis ka. Sasama na lang ako sa pinsan ko dun sa construction, pero wala nang aalis dito. Hindi na ako papayag na magkahiwa-hiwalay pa tayo. Paano naman yun? Ma, pa, nag-aaway po ba kayo? Hindi, anak. Nag-uusap lang kami. Saan ka ba galing? Kinausap po ako ng teacher ko sa school sa bayan. Gaan daw ko nila ang scholarship. And then, ako ang pambato nila sa singing competitions. Talaga ba? Yes, salamat sa Diyos. Ang galing-galing na ang galing naman ang anak ko. Galing-galing mo naman.
Hello? Hello, Lorraine? Ha? Huh? Ah, oh, sige. Malala ng pakiramdam ng Lolo Berto mo. Kailangan ko siyang puntahan. Napag-alaman ni Golden na mahina na ang kanyang Lolo Berto dahil sa komplikasyon nito sa sakit na diabetes. Sa kabila ng mga pang-aapi nito sa kanila, nagdesisyon sina Maricel at Golden na samahan at alagaan ito. Ano ginagawa dito ni Maya? Ha? Pa, ma. Dito natitira yung pamilya ko. Buwang ka! Hindi mo ng pamilya yung Maya eh! Hindi sila pwede tumira rito! Palayasin mo sila! Palayasin mo sila! Hindi naman siya anak ni Joseph. No, anak po ko ni Papa. Sumasagot ka pa. May pinagmamalap ka na. Duruin yung anak ko. Eh, totoo naman sinabi ko eh. Malay namin kung nasa Maynila kami, nakabuntis sa iba. Hindi ho totoo yan. Sinungaling! Alam mong totoo ang sinabi ko. Para sa The Clash? Parang nag-flash po sa TV, tapos po may nag-contact po kay Mama na sumali daw po ako sa The Clash. No, mag-audition daw po ako sa The Clash. Kaya napunta po kami doon sa mall kasi doon po nag-audition. Tapos po, cut off na po sana. Parang bakit? Gabi na? Gabi na po. Oh, okay. Kasi nung last night na gabi, ng gabi po yun, kumanta rin po ako sa bundok ng Cebu. Oh. Oo po. Tapos nakauwi na kami mga 5 a.m. Kaya sarap ng tulog ko po. Oo, oh, nakatulog ka. Oo po. Na-late kayo papunta ng audition. Oo po. Tapos, pero... Bakit po? Hindi lang. Po. Mag-audition po yung anak ko. Ay, sorry po, Mami. Late po kayo eh. Close na po audition. Sandali lang po. Eh, kasi mag-traffic po talaga. At saka malayo po ang pinanggalingan namin. Kahit ano, sandali lang po. Mapakanta lang po yung anak ko. Mami, sorry po talaga. Kasi may sinusunod kaming ano eh. Time eh. Tinayo gabi na oh. Eh, unfair naman sa ibang maagang pumunta, di ba? Sige na po, please. Maawa po kayo. Pasensya na, hindi na talaga kayo namin ma-accommodate. Sorry, ah. Ma, uwi na lang tayo. Huwag po natin pinitin. Hindi. Dito muna tayo. Mali mo naman. Makabigyan tayo. Dito na muna tayo. O, ayan na, Mami.
Naawa ko sa inyo. Pilapan nyo na yan. Salamat po. Salamat po. Kasi mukhang malayo pinanggalingan. Salamat po. Hinda kayo. Pilapan nyo na yan. Ayun sa inyo na yan. Ayun. Pero ano yung mga paghihirap na dinanas ninyo habang ikaw ay naikipagtunggali sa The Clash? Hirap kami kung saan kami mangutang noon. Parang gi-give up na lang siguro kami. Sabi, tagyan na lang natin yan dahil kasi wala tayong pamasahe papunta sa Manila. Pagdating naman namin dito, hirap pa rin kasi bakit? Saan kami titira. Oo, pamasahe, namin pagkain, lahat. Paano mo sinusolusyonan yun? Uli kayo. Nagbakasyon lang yung umuupa dito. Pero pag bumalik yun, pasensya na kayo, ha? Aalis kayo. Sige po. Salamat po. Sige. Tira kayo. Salamat po. Matulog ka ng maaga, ha? At bukas maaga tayo sa GMA. Bakit parang alalim ng iniisip mo? Kinakabahan po kasi ako, Mai. Kasi po sila. Magaganda po yung boses, magagaling na po. Tapos napupunta na kung saan-saan. Pero po ako, Ma'am, pang amateur sing contest lang. Anak, magaling ka. Di ba ayaw mo nang minamaliit ka? Pwede, huwag yun ang gawin mo sa sarili mo. Basta kung ano man ang mangyari at huwag kang panghinaan ng loob, ha? Kung ano man ang kalalabasan ng show bukas, isa lang ang iisipin mo. Ikaw ang the best singer para kay Mama. Salamat po, Mama. Dahil sa ipinakitang husay ni Golden sa pagkanta, naisama siya sa mga posibleng maging official contestant para sa singing competition sa TV. Hanggang sa mapabilang siya sa Top 62 na ipinakilala sa first episode ng programang The Clash. Mula sa Top 62 contestants, natanggal ang ibang mga kalahok hanggang sa 32 na lang silang natitira at nakasama dito si Golden. Kasabay nito, unti-unti ring nakilala ni Golden at nakasundo ang ilang contestant sa kompetisyon at nalaman nito ang kanilang mga kwento. Clashers, listen, yung mga nasa likod dyan. So ganito, bibigyan namin kayo ng 15 minutes para aralin yung mga pyesa ninyo. Pagkatapos mamaya, re-rehearse natin yung mga kantahin nyo. Okay ba yon? Okay ba yon? Energy, okay ba yon? Yan! Good luck sa inyo, galingan nyo, ha? Alam mo na nag-uusap tayo, parang... Oo, parang diba? Iba eh, no? Hello po! I'm Golden from Cebu. Uy! Hi, ako si Josh from Cagayan de Oro. Jong from North Cotabato. Teka lang. Golden, di ba ikaw yung na-late sa auditions? Naalala ko yun. Yes po, ako po yun. Nagbakaawa po talaga si Mama na kumuha po ng form para sa akin. Tsaka binigyan naman po ako ng form ng staff at naawa po sila sa akin. Kaya andito po ako ngayon. Kaya kailangan ko talagang galingan para sa pamilya ko. Well, ako naman, inaalay ko tong laban na to para sa Mama ko. Tagal na kaming di nagkakasama at nakatira siya ngayon sa Australia. Kaya sana lang makapasok ako ng finals nang makauwi siya at magkasama muli kami. Mga ilang taon po kayo hindi na nagkikita? Siguro mga 4 na taon. Apat na taon. Tagal rin. Sus, kung ako po yun, hindi po ako hindi po ako makakatiis na hindi kasama yung Mama ko ng 4 years. Ay, ako nga, isa na yan lang siguro talaga. Ah, kuya. Excuse po muna. See you later po. Oh, sige, see ya. Thank you. Ingat po. Ka. Habang painit ng painit ang kanilang kompetisyon, lalo namang napalapit ang loob ng mga clashers sa bawat isa.
At bagamat madalas nang muntik matanggal si Golden, ibinuhos pa rin ni Golden ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili bilang isang clasher. Kuya John, bakit ka po umalis kanina? May nasabi po ba kaming mali? Hindi. Sorry, wala kayong kasalanan doon. Hindi ko lang kasi pigilan na ikumpara yung sarili ko sa inyo. Na sobrang swerte nyo. Kasi buo yung pamilya nyo. Kaya ako kahit gaano ako magpursige, parang malabo na mabuo yung pamilya ko. Seryoso po? Kaya nung di natupad yon, nagpursige ako mag-aral ng kanta, sa school. Kaya ayun, nung nag-viral yung video ko, sobrang blessed ko kasi napagbigyan na akong lumuwas ng Maynila para maghanap buhay. Kaya ayun. Kuya, pwede po bang makita yung video mo? Sure. Nandito pa, ate. Galing, kuya! Grabe! Months lang to eh. Grabe ka. Grabe. Excuse me. Ikaw si Golden, di ba? Bakit bang ingay-ingay mo palagi? May kausap ako sa telepono, di ba? Hindi ko tuloy maintindihan yung kausap ko eh. Golden, sandali. Ate, sorry po ulit sa nangyari ng isang linggo. Promise po, babawasan ko na po yung kakulitan ko. Hindi. Okay lang. Sorry din kung napagsabihan kita, ha? Kaya lang siguro nangyari yun kasi baka napaglihan kita. Buntis ka po, ate? Yes, buntis po. Congratulations po! Pero teka po, tutuloy ka po ba sa competition? Siyempre naman, tutuloy pa rin ako. Baka nga magkalaban pa tayo eh. Laban natin to. Laban lang po, para kay baby. Laban? Yes. Habang unti-unti na niyang naaabot ang pangarap, hindi pa rin tinitigilan ng mga pagsubok ang kanyang pamilya. Pasensya na talaga, hindi pwedeng patagalin ko pa kayo dito. Eh, yung totoo umuupa, bumalik na. Pasensya na, ha? Salamat po. Mama, saan po tayo pupunta? Ang alam, anak eh. Kulang na rin ang pera natin. Ay, umuulan! Sinong ka? Lumipat sina Golden sa isang kaibigan ni Maricel sa Cavite. Pero dahil sa layo ng kanilang tinitirahan, madalas ay nalilate si Golden sa mga taping at rehearsals ng The Clash. Nakarating ang kanilang problema sa isang grupo ng mga musikero sa Cebu, ang Sugbuanong Musikero. Sila ang tumulong para makahanap sina Golden ng panibagong tirahan sa Maynila at binigyan pa nila ng allowance si Golden para sa mga gastusin nito sa contest. Ano Maricel, kamusta na si Golden? Ano? Nanalo ba siya ulit? Okay lang. Sandali. Ito si Golden, ha? Hello po, Papa. Nakapasok po ako sa top 10!
Ayos talaga, anak. Galing mo talaga. Talagang manang-mana ka kay Papa eh. Baka may makarinig sa atin. Uy, Joseph, huwag mong pagkakaulat yun, ha? Joseph, mukhang may good news ka na naman natanggap, ha? Nako, mga bay, yung anak ko nakapasok ng top 10 dun sa bagong singing program ng GMA, yung The Clash. Nako ka, Joseph. Huy, kakasabi ko lang sa'yo, huwag mong ipagkalat itong tatay mo talaga. Oo, matigas ang ulo. Love, pasensya na. Sobrang proud lang ako sa anak natin. Ayun mo, diba? Masandali, ito si Golden. Salamat po talaga, Papa. I love you po. Bye-bye. Hindi na, Papa. Ano po yun? Eh, sinabi ka agad. Sabi ko nga. Halika, inom tayo. O, tara. Oh, tara. Sagot mo, ha? Siyempre. Pero huwag niyo yung pagsasabi, ha? Sigreto lang natin yan, ha? Sige, kayo mo. Tara, tara, tara. Parang Ryan. Miriam. Kuya John, dumayo ka ng tulog dyan, ha? Nilalagnat to, oh. Huh? Ate Miriam, may lagnat pa si Kuya John. Huh? Coach, may lagnat pa si Kuya John! Captain Golden? Nagkaroon ng sakit na chicken pox si John. Naging dahilan ito para manganib ang kanyang lugar sa kompetisyon ng The Clash. Pero pagkalipas ng ilang linggo, nagkaroon ng tinatawag na wild card sa The Clash. At nakapasok pa sa top 5 si Jong na sinasabing isa sa pinakamahigpit na kalaban ni Golden bilang top of The Clash. Magsisimula na tayo, ha? See you on the set in 3 minutes, ha? Naku, galingan ninyo. Mag-ready na kayo. Break a leg. Oh my God. Oh my God, ito na pala. Kaya natin. May the best Clasher win. Good luck. Good luck. Tara. Let's go. Lord, kayo na po bahala sa akin. Para po ito kay Mama, kay Papa, at kay Baby Pretty. At para sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin. Laban Golden. Sa iyong anak? Ano lang, lagi lang siyang mabait,
hindi siya magbago. Kung anong ugali niya, dati na normal lang yung nangyari sa buhay namin, ganun pa din siya. Huwag lalaki ang ulo. Kasi ano siya dati eh, yung lalo na nung mananalo siya, may mayroon siyang pera na pala. Hindi talaga siya nangyari na nagdidemand siya sa amin ng kahit anong bagay. Siya nga. Hindi. At generous siya, ha? Binibigay bigay siya. Lahat yung ano. Tapos pag binibigyan ko naman yung pera, dahil sa'yo to, sa'yo, dyan na yun sa'yo ma, nung naman gagawin ko niyan. Ah, ang bait naman. Siyempre, ibig sabihin nun, huwag mo kakalimutan ang pamilya mo. Okay. Ang mga magulang mo, unang-una na. Diba? O ano naman ang nais mong mensahe sa mga bata na katulad mo na, alam mo na, maraming nais na marating sa buhay. Sa mga bata po na nangangarap na maging, yes, maging artista or na maging sikat, maging na matupad po yung mga pangarap nila, huwag po silang mawala ng pag-asa. Katulad ko po, laban lang po palagi. Laban lang palagi. Thank you so much, Maricel and Golden. Maraming salamat. At syempre, pag sa dulo, hindi natin makakalimutan ang Panginoon. Oh. Di ba? Nasa ilang beses na kayong gusto na ninyong tumigil, gusto na ninyong sumuko. Pero andyan pa rin, no? So, ibig sabihin talagang ito ay handog sa iyo ng Panginoon. It's a big blessing. At dapat alagaan. Pakaingatan mo ang blessing na ito. Remember, hindi ito ibinibigay sa marami. Pinili ka. Ibig sabihin, pangalagaan mo yan, ha? Tama. Thank you very much, ha? Thank you po. Thank you. Mula sa lima, isa ang natirang matibay para tanghalin top of the clash, si Golden Canyedo. Mula sa amin dito sa Magpakailanman, lubos ang aming pagbati sa Nagwagi at sa mga kababayan nating sumubaybay sa programang The Clash. Ating alalahanin, anumang talento o abilidad ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ito'y gamitin natin sa abot ng ating makakaya at sa mabuting paraan para patuloy tayong biyayaan ng Diyos. Ako po si Mel Tianco at ito ang natatanging programang naghahatid sa inyo ng pawang mga totoong kwento lamang. Ngayon, bukas at magpakailanman.